Hanggang dito lang muna yung video, ano. Gagawa lang ako ng part 2 nito, kung saan lilinisan ko yung bonsai material na to. Itong dalawang bonsai material lilinisan natin para makuha natin yung final position nila. Pero kasi mag-alas 12 na, cloud 9 lang yung dala ko na merienda. Wala rin akong planong mananghalian dito sa area kung saan ako nag-hunt. Gusto ko rin umuwi, magpahinga. It's 3 o'clock in the morning, and medyo mahaba yung magiging araw natin. And for this guy nandito, nag-decide din siya na gawing mas mahaba yung araw dahil nagising siya ng maaga. Kakatapos lang natin mag bottle feed, and sobrang tagal mag burp. So nandito tayo sa position na ito ngayon. It's gonna be a long, long day. Good day guys, and welcome back sa MJ's Basic Bonsai Vlog. Ano, today, ibang video yung gagawin natin. Hindi tayo uupo at magbibigay ng tips. Rather, sa video na to, ang gagawin natin is maghahunt tayo ng bonsai sa wild. And Yamadori yung kukolektahin natin. Medyo malaking material. At papakita ko lang yung mga gamit natin na kakailanganin natin pag tayo ay magbo-bonsai hunting. So please watch. Okay, mga basic na gamit na kailangan natin para mag-hunt, ano? So, una kailangan natin ng itak, okay? So, itong itak ko ay hindi masyado matalim, but I think it will do. So, kailangan natin 'to pag, no, puputol tayo ng mga sanga. And of course, kailangan natin ng mga lagari, no, sa pagpuputol din ng mga medyo malalaking sanga. Cutters sa mga maliliit na sanga, wasay kailangan natin, and then pala, and then bara. Okay, those are some of the basic tools na kailangan natin pag tayo naghahunt, ano. Gagamitin natin yan sa pag hukay ng materials na meron sa lupa. Okay, kailangan din natin ng tubig, and then merienda, and no, pagkain, ano. For this hunt, siguro hopefully hindi ako abuti ng tanghali, so hindi na ako kailangan mananghalian doon sa area. Merienda na lang, no, yung kakailanganin ko na dalhin. Siguro dadala lang ako ng cloud 9 energy bar lang para hindi tayo maubusan ng lakas, okay? Okay, ready na yung mga gamit natin for the hunt, no? Or yung bonsai hunting na gagawin natin. And papunta na rin tayo sa area, so may mga gamit na tayo. Tubig meron na rin. And of course, kasi i-vlog natin yung ating journey, dala tayo ng tripod, no? Vlogger, magod ko, no? Okay, so yeah. Magpapagasap lang muna ako. Okay, nasa gas station tayo ngayon at nagpagasap tayo before tayo pupunta sa area kung saan tayo mag-hunt. And medyo malayo yung pupuntahan natin, 60 to 45 minutes siguro yung distansya, no. Syempre 20 kilometers per hour lang naman akong drive, no. So nasa gas station tayo, ginamit na natin yung CR nila kasi syempre ayaw nating matay doon sa area. Okay. So kita-kita na lang sa area. Boss, thank you.
Okay, welcome back sa MJ's Basic Bonsai Vlog. So, nasa area na tayo kung saan maraming abgaw gubat or family ng premna. So, yung hahuntingin natin kasi ngayon is premna, no? Abgaw gubat, and then ang gagawin natin para sa vlog is later on i-insert natin ng abgaw Taiwan. So, yung material na meron dito is kagaya nito. Okay. So, Yamadori siya. Meron akong isa na i-hunt na medyo malaki. So, yung tanong is bakit ako mag-hunt, no? Kung sa vlog natin, pinopromote natin yung cuttings. Of course, mayroon tayong mga long-term na plan para sa vlog natin. And we hope na later on, from cuttings, magta-transition tayo sa mga malalaki na bonsai material. And lalong-lalo na Yamadori. Of course, pag nabuo na natin yung ating mga maliliit. Pero part ng preparation, of course, is ang pagkolekta ng mga Yamadori. Okay, so nandito tayo sa area. Hindi ko lang i-disclose yung lugar kung saan tayo nag-hunt, no? Pero itong lugar na to, itong mga abgaw kasi ginagamit nila pagkain daw ng, ano, no? Ng kanilang karnero. So some of it malalaki and continuous yung planting nila. Some of it pwede na i-dispose. So nagpaalam tayo ng maayos para maka-acquire tayo ng konting abgaw. Okay? So isang importanteng bagay na pwede natin pag-usapan dito ngayon sa pag-hunt natin is ethical consideration sa pagkuha ng material. Okay? So ang ginawa ko kasi before ng araw nito para mag-hunt, nag-survey ako sa area kung saan ako pwedeng maka-hunt, no? And then nagpaalam ako ng maayos, and then na-survey ko yung area kung saan maraming abgaw. Now kung nasa isang lugar kayo na sobrang daming abgaw, of course tayo na nagbo-bonsai, natitempt tayo na kumuha ng sobrang daming material. Okay, ethical consideration is as much as possible kunin lang natin yung para hindi masyadong harmful, no? Lalo-lalo na kung newbie tayo, kunin lang natin yung material na alam natin kaya nating buuhin, yung may potential, no? Yung guide nga is kung pupunta tayo sa isang area at sobrang daming material, hanapin lang natin yung material na una pwede nating buuhin, or kung talagang sure na kayo na kaya nyong makabuo ng bonsai, hanapin nyo yung bonsai material na pwedeng manalo sa competition, no? Kung sasali man kayo ng competition, or for short yung pinakamaganda, yun na lang yung kunin ninyo. Kasi later on, kung kukuha lang kayo ng kukuha at sobrang dami nyong kinuha na bonsai material, baka pagdating sa bahay, hindi nyo lang din maalagaan at sayang yun, no? So that is ethical consideration. Pwede pa yung gamitin ng ibang magbonsai or pwede pang gamitin ng ibang tao yung puno na huhukayin ninyo. So dahan-dahan lang sa paghukay, the best is hanapin nyo lang yung pinakamaganda sa tingin nyo or yung bonsai na talagang magagamit ninyo or bonsai material na talagang magagamit ninyo. Yun yung gagawin natin ngayon. So I don't know, no? Siguro kung makaya ko, I think kukuha lang ako ng dalawa or tatlo. Medyo malalaki yung dalawa, and then yung isa medyo maliit. Okay? So, pero tingnan ko lang, no? Hindi ko rin i-force yung sarili ko. Mahirap mag-hunt. Okay? So samahan niyo ako. Okay, may dalawa akong napili na material na pwedeng i-hunt. Isa ito napakalaki. Okay? So tawag natin dito yung pang-retirement, joke lang. Okay, so and napaka-interesting na Yamadori to, no, na abgaw, kasi sa baba sobrang daming sanga. Okay, so yun yung maganda, no? Sa baba pa lang mayroon na siyang galaw, okay? And then the other one is nandun. Okay, kukunin din natin yun later. Hopefully kung makaya, kung hindi natin makaya, so wag nating pilitin yung sarili natin. No, wag sobrang matakaw. Okay, so sa gagawin natin sa pag-hunt, pag nag-hunt tayo, una hahanapin natin of course dito sa base niya kung saan yung mga ugat niya. Kasi napaka-crucial nun, kasi baka ma-damage natin and masira yung nibari ng ating tanim, no? So iikutin natin yan, titingnan natin kung saan yung ugat. Okay? And then of course yung mga sanga, nasa taas lang naman. So what we will do is sa pagputol natin ng mga sanga niya, huwag muna nating sagarin. Medyo mataas muna kasi pagdating sa bahay, pwede pa nating iti-trim down yung material. So first, no, hanapin nyo yung material na alam nyo kayong gawin. Gaya nito, nakita ko na. So pwede kong buuin to, may potential to para sa akin. So next is hanapin natin yung maugat sa base. And then of course is set up natin yung mga material natin sa paghuhukay. And then dahan-dahan tayong puputol. So you can do two things, no. Pwedeng unahin yung hukayin yung ugat sa baba, or pwede nyo putulin muna yung
mga sanga sa taas. Usually ang ginagawa ko, kasi this is a solo hunt, una kong ginagawa is hinukay ko yung mga ugat sa baba before ko gagalawin yung sanga sa taas. The logic is, kung una mo puputulin yung sanga dito sa taas, ang mangyayari, maraming kalat na sanga sa paligid. So magiging obstruction yon, or mag-obstruct yon sa iyong paghuhukay sa baba, no? That is actually the ideal thing na gawin, no? Or pwede rin unahin mo yung sa baba, nahukay mo na, no? And then matanggal mo na isa sa lupa before mo puputulin yung sanga sa taas. Okay, the problem lang kung unahin mo sa taas, sa baba rather, pag natanggal mo na, mahihirapan ka na namang pumutol dito sa taas, no? May mga challenges din. But either way, pwede natin gawin yung dalawa, no? Okay? So depende rin sa time mo. Kung mahaba yung time mo, okay lang, no? So i-video ko lang yung process ng pagpuputol, pero hindi lahat, ano? Okay? So continue watching. Okay, medyo mahaba yung time natin. Hindi ko lang actually pinapakita yung hirap, ano? Pero nag-decide ako na putulan muna yung mga sanga sa taas. Okay, before ako maghukay sa baba. Medyo challenging. Patandaan ako, nung mga bata pa ako, mga 19 to 20, mahilig akong maghukay ng Yamadori. Mag-hunt sa gilid ng ilog. So okay pa, pero kung matanda ka na at maghukay ka, nakakapagod din pala. Okay, maliban sa pagod, ano, isang exciting na makukuha mo pag nag-hunt ka is ito. Ayan. Langgam. Masakit silang kumagat. Okay, so naputol na natin yung mga sanga. Nag-decide na lang ako na, ano, unahin sa taas kasi medyo malaki yung material at mahirap kung unahin hukayin sa baba. Okay, so yan ang material natin. Medyo mataas yung abang sa pagputol natin. So hindi natin sinagad, ano, kasi pagdating sa bahay pwede pa nating bawasan. So pag nahukay na natin to at naposisyon na natin, makikita natin kung ano pwedeng pero may nakita na akong shape nito, no, at style nito kung saan ang front niya. Dito actually yung front niya. So pero pagdating ng bahay, doon na natin makikita talaga yung possible na position nitong tanim na to. So continue lang ako sa paghukay. Okay, mag-aalas gis na ng umaga, no? And hindi pa rin natin nagagawang paggalawin. Hindi pa rin natin nagagawang paggalawin yung bonsai material na hinuhukay natin, ano? And kailangan natin mag-break. So malaki yung gamit ng energy bar pag nagdadala tayo. Of course, pwede naman kayo magdala ng kanin, no? Tananghalian niyo, ano. I think aabutan ako ng alas 12 dito. So dito natin napapakita, guys, kung gaano kahirap, no, yung buhay ng hunters, no. Yung kasi may mga bonsai materials na binibenta online, and madalas gusto natin makuha natin ng mura, no, kasi nakikita natin ano lang naman yung material na yan, no, kahoy na pinutol at hinukay. Pero ikaw actually yung maghukay, ikaw mismo yung maghuhukay ng bonsai material, marirealize mo na sobrang nakakapagod yung ginagawa nila, and somehow yung presyo, eh okay na rin kahit papaano, no? Nakakatulong ka rin sa effort ng mga hunters na ang hirap mag-hunt, guys. Okay, so dito pa rin tayo sa area na maraming abgaw. So may napili lang tayong mga bonsai material na hukayin. Isa to. Magmimerienda na ako, and then continue ako maghukay. Okay, guys, so after almost 2 hours na paghukay, no, nagawa nating matanggal yung material natin. Okay, so yan, swerte tayo kasi walang main route, lateral roots lang lahat, pahiga lang. So nung natanggal natin yung mga ugat sa gilid, no, tingnan nyo, no, pinaikot ko, no? Nung natanggal natin yung mga ugat sa gilid,
nagawa natin siyang paggalawin. Okay? And usually, pag flat yung area, merong primary root na pababa talaga. Pero this time, maswerte tayo guys kasi itong material na to, walang primary root na diretso sa baba. No? Kita nyo sa baba. Ito yung ukay ko. Okay? So, walang ugat pababa. So, nung tinanggal natin sa gilid, no? Nakuha kaagad natin siya. Okay? Okay, nahukay na natin yung material. Sobrang bigat, sobrang laki. Parang nagsisi din ako bakit ito yung kinuha ko sa sobrang dami ng material dito. Kasi mahirap alagaan to. So, ang problema natin dito is pag malaking material natin, kailangan natin ng malaking paso. Kailangan din natin ng maraming media. Kailangan din natin malalaking wire kasi malalaki din yung sanga na ititrain natin. And so, yun ano. So, yung sa video natin na size matters, nandun yung practical kung ano yung pinaka mabisa na or magandang material na ititrain as bonsai. So, pag newbie ka, the ideal is yung maliliit. Kasi para hindi masyadong expensive sa inyo, no? Hindi kayo masyadong mapagasto. Ito lang, kinuha ko lang talaga to because gusto natin sa vlog natin, magiging long term yung vlog natin, ano? So, may mga long term plans tayo. And isa to sa long term plan sa ating vlog, no? Of course, kailangan mabuhay siya, no? So, sobrang laki, no? Halos hindi ko na mabuhat. Okay? Ang problema pa ako ngayon, kasi mag-isa lang ako dito kung paano ko iuuwi ng material na to. But hopefully makahanap tayo ng tulong, no? So dito sa kilala natin. So maraming salamat. Ay, hindi pa pala tapos. Okay, may isa pa tayong ano, tanim. Pipicturan ko na lang, ano. Diretso na lang tayo dito. And then hopefully next video natin is or next part ng video natin sa bahay na tayo or somewhere na medyo malayo na dito sa area. Maliit lang yung kunin ko na material, yung gusto ko lang talaga. Tsaka yung alam ko lang na makaya kong gawin. Although napaka tempting kasi sobrang daming material na meron dito, hindi kasi siya practical, no? Kasi baka mamatay lang din, sayang lang din yung material, no? Baka pwede pang gamitin na ibang tao or baka may mga kakilala ako na gustong makita tong video na to, interesado rin sila, no? So i-re-recommend ko sila sa area, of course, no? And then bibili nila. Joke lang. Okay, so eto na, no? Ganito kalaki. Malaki, sobra, large. Sobra 1 meter to pag mabuo. Okay? Okay, isa sa mga material na tingin natin, yung unang pinakita natin kanina sa video is ito, no? So hindi ko na i-document yung process ng paghukay, no? Kasi nabibisi tayo sa paghukay, ano? So medyo mahirap mag-video tapos maghukay pag mag-isa lang. So hukayin ko na lang to and then papakita ko na lang later on sa karugtong na video na to, no. Karugtong natin sa video na to pag nakuha na natin. Okay? Pag nasa bahay na tayo. Okay? So yan ang itsura ng isang abgaw na nakuha natin, ano. Okay? Large size pa rin yan and sobrang hirap, nakakapagod na trabaho. Okay, so hanggang dito lang muna yung video, ano. Gagawa lang ako ng part 2 nito kung saan lilinisan ko yung bonsai material na to. Itong dalawang bonsai material lilinisan natin para makuha natin yung final position nila. Pero kasi mag-alas 12 na, cloud 9 lang yung dala ko na merienda. Wala rin akong planong mananghalian dito sa area kung saan ako nag-hunt. Gusto ko rin umuwi, magpahinga. So nakita nyo man sa start ng video na to, alas 3 na umaga pa lang tayo, gising na tayo, no? Kasi gising yung bata, no? Uuwi pa tayo kasi magbabantay pa tayo ng bata. Okay? But gusto ko lang gawin tong video na to para ipakita, no? One thing is ipakita yung buhay ng hunter.
kung ano yung buhay ng hunter, and then para i-highlight din kung ano yung possible na magiging buhay mo kung newbie ka at kukuha ka ng malaking bonsai material, no? So napakalaking problema to for me because kailangan ko maghanap ng malaking lalagyan, no? Paso nitong large size na abgaw na nasa likod ko, no? Kasi hindi lang naman pwedeng pabayaan lang natin siya. Okay? So yan, problema na yon, no? Pagbubuhat, no? So kung isasali ko siya sa bonsai vlog, hindi ko siya kayang buhatin mag-isa. So kailangan ko siyang i-position sa bahay, no, na maganda para pwede rin ako magsalita at pwede rin makita tong bonsai na to, kasi i-extend din natin to para lumaki yung mga i-insert natin na abgaw Taiwan, no? Kasi yun yung plano, i-insertan natin ang abgaw Taiwan. So yun, no? So again, pinapakita natin kung ano yung magiging buhay ng isang bonsai hunter. So kung bibili man kayo ng mga bonsai materials, na lalo-lalo na yung nagbibenta is hunter talaga, direct hunter, tas nakita nyo yung presyo, tas nakita nyo na kaya nyo namang bayaran, kung maaari, huwag nyo nang baratin. Huwag nyo baratin yung ating mga hunters, kasi kawawa din sila sa kanilang ginagawa. Imagine dalawang punong kahoy pa lang yung nakukuha ko. What if kung gagawin mong hanap buhay to, and then aakyat ka ng mga bundok, no? So kung bundok pa yung kukunan nila, after nila kukuha ng material, magbubuhat pa sila ng material. So napakapagod, no? Napakahirap na buhay ng hunters. So yun, so unsolicited advice tayo na nagsisimula ng mga newbie. So kung pwede, start tayo sa mga maliliit, no? Kung may mabili tayo na Yamadori, piliin natin yung alam nating maganda na kaya nating buuin para na hindi masyadong hassle sa atin. Okay? So yan lang muna for this video, guys. Sa totoo lang, nakakapagod, puyat pa ako. hindi ko tuloy alam ba't ko ginawa tong vlog na to. Pero may future plans tayo kasi sa bonsai channel, bonsai vlog channel na to, no? So parte to siya. So kailangan natin mag-sacrifice. Okay? So yun lang para sa video na to. Remember, guys, dito na ako nakaupo sa butas na hinukayan ko, no? Okay? So remember, guys, no, malaki man o maliit yung ginagawa natin para sa bonsai, just enjoy your bonsai na tuloy. Remember, guys, no, malaki man o maliit yung ginagawa natin para sa bonsai, enjoy your bonsai journey, one bonsai at a time. Salamat.